Hello mga kabudget mil, titingnan natin yung 40 square meter na bahay na binebenta. Let's go! At eto na tayo mga kabudget mil, papasukin na natin yung bahay nilang ibinebenta sa halagang 550,000 pesos, may house and lot ka na. At ito po ay 40 square meter na bahay, which is 5 meters yung sukat ng front at yung haba ay 8 meters. At kung makikita rin natin at kung mapapansin natin, ay kayo na po ang bahala na magtuloy at magpaganda ng bahay na ito. Meron lamang siyang bubong na long span at meron na siyang dingding at meron na rin siyang syempre nga sahig at meron na siyang dalawang sliding window na kayo na po ang bahalang magtuloy at magpaganda ng bahay na ito. So ngayon po pupunta tayo sa kitchen. As you can see, maliit ang kanilang kitchen pero po pwede na rin i-upgrade ito nung makakabili. Kayo na po ang bahala. So dito tayo ngayon, sisilip tayo sa likod at medyo masikip, hindi kami kasyang dalawa kaya tumabi muna si kuya. At eto na nga, meron ditong space. Tinanong ko sa kanila kung para saan to. Saan to? Ito po ay fire exit daw nila. Now, which is, pwede rin naman kayo na maglaba dyan at magsampay. At ito ang kanilang CR. Yung toilet nila ay lagi na lang ganun ang toilet. Bahala na lang din na mag-upgrade yung makakabili nito. At bahala na rin maglagay ng division ng kwarto yung makakabili nito mga kabudget mil. Kasi nga sa halagang 550,000 pesos ngayon ay pwede na to. Kung walang selan yung makakabili nito ay pwede na siyang tumira dito at unti-unti na lang ang pagpapaganda kesa mangupahan pa. Diba? At least to kahit unti-unti. Oh, pag may budget, pintura dito. Pag may budget, patiles natin. Makikita nyo yung beauty nito mga kabudget mil. Diba? At yung meron doon nga space pa sa gilid, ayun, sisilipin natin mamaya yan para at least makita nyo kung gaano yung space doon. So tara na nga, silipin na nga natin. Ayan. So eto yung pinaka-space at kung mapapansin natin, kasya lang naman din yung isang tao dyan. Kasi nga, yan po ay fire exit. So, ang maganda dito mga kabudget mil, yung bawat poste ditong ginamit ay nakaabang for second floor. So, kung meron kayong budget, ay pwede nyo rin naman itong ipa second floor. Diba? At ito, meron siyang space hanggang dito. So, pwede kayong magpark ng single na motor. At ito yung labas. So, ngayon mga kabudget mil, sisilipin naman natin yung paligid. Mahalaga kasi yun. At eto na nga tayo. Libot-libot tayo. Libot-libot. At kung mapapansin natin mga kabudget mil dito, ay maulan ang paligid. At tiyak ko naman na rainy season ngayon at umuulan din dyan sa inyo ngayon. Kung mapapansin natin tuyo ang kalsada, well, 100% hindi po binabaha dito. Sa left side, nandyan yung simbahan ng Katoliko. At sa right side natin ay may basketball court. Kung mahilig kang mag-basketball, ay pwede kayo rito. At yung kalsada, kung makikita nyo, pwede kayong mag-jogging dyan. Kung mahilig kayo mag-jogging at kung mahilig kayo mag-walking, ay pwedeng-pwede kayo rito. At kung mapapansin nyo rin, ay meron tayong community garden. Pwede kayong manghingi ng kalamansi dyan, pangsausawan at sili. Diba? At dito naman, meron tayong daycare. So, kung meron kayong anak na baby pa, siguro mga 4 to 5 years old, ay pwede nyo siyang ipasok dyan. At nasa loob lang yan ng subdivision na ito. At syempre, safety purse, laging takbuhan itong barangay. Ayan, barangay. Meron dito sa ating side. So, ayan, kung mapapansin nyo, nagagandahan na ang mga bahay dito. Kasi most na mga nakakabili dito, yung mga taga Metro Manila,
Ayan, at na-enjoy nila yung lugar kasi hindi naman siya squatter area eh. Diba? So, kompleto na dito. May tubig, may kuryente, at syempre, kompleto ang internet service dito. At dito naman sa ating right side ay elementary school. After mag-aral ng inyong anak sa daycare, ay pwede na siyang pumasok agad dito sa elementary school. Ayun o, as you can see, tuyo yung kalsada kahit na may ulan-ulan. At dito yung pinaka-exit at entrance. Yan, isa lang, entrance at exit. At tuwing gabi ay meron dyan mga barangay na nagbabantay na hindi pwedeng pumasok ang outsider. Yan. So dito ulit sa right side, ayan po ay basketball court. Sa right side ulit, yan po ulit yung Catholic Church. At kaliwat kanan, nagaganda ng mga bahay, may mga second floor. Ayan. And then, yun nga pala isa pa. Ilalagay ko na lang yung contact number na dapat nyong kontakin sa description. So, kontakin nyo na lang yung number na yun. Itanong nyo, no? Kung hanggang saan at anong last price. At ito nga pala ay located sa Plaridel, Bulacan. At ito nga pala yung binibentang bahay. Ayun o. Ayan. So, see ya!